Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang dahilan kung bakit knockout ang kailangan ni Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat madami pa ding mga fans at fighters ang naniniwala na kayang gulatin ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao ang buong mundo sa gabi ng laban nila ni Errol Spence Jr., ay hindi nga po ito magiging madali. Dahil bukod sa mas bata at mas matangkad at mas kasalukuyang nasa prime si Spence, ay si Spence din ang inaasahan ng karamihan na mananaig sa kanilang mega showdown. Subalit ganun pa man ay hindi pa din nga po inaalis ng karamihan ang pag-asa na makalusot pa din ang ating fighting senator. Dahil alam naman nating lahat na matagal nang subok si Pacquiao at wala nang kailangan patunayan pa pagdating sa sports ng boxing. Pero kung gugustuhin nga po ni Pacquiao na makuha talaga ng sigurado ang panalo sa bakbakan na ito, ay dapat huwag siyang papayag na makaabot at ipabahala ang desisyon ng laban sa score ng mga judges. Dahil masyado pong delikado kapag umabot ito sa desisyon. Sa mga hindi po kasi nakakaalam ay noong bago magtapos ang taong 2018, ay pumirma si Pacquiao ng 3-fight contract sa PBC Promotions, kung saan nakakadalawang laban na siya sa ilalim ng PBC. Ito ay ang mga laban niya kay Adrian Broner at Keith Thurman noong taong 2019. So ibig sabihin nito mga idol ay may isang laban na lang siyang natitira sa PBC Promotions, at ito ang mega showdown kontra kay Errol Spence Jr. sa August 21. Ngayon, bakit malabong manalo si Pacquiao pag umabot sa desisyon ng laban? Ganito po kasi yan. Alam naman nating lahat na isang negosyo ang boxing. At masakit man aminin, ngunit kung saan kikita ang promotional company, ay dun talaga sila pupunta. Alam nila na huling laban na ni Pacquiao para sa kanila. Kaya naman after ng Spence fight ay hindi na nila mapapakinabangan ang ating pambansang kamao. At hindi na din nila ito mapagkakakitaan. Habang si Spence naman ay batang bata pa at napakahaba pa ng boxing career. Kaya naman kung kay Spence nila ibibigay ang desisyon, ay madami pang malalaking laban at malalaking salapi ang papasok sa kanila nang dahil sa alaga nilang si Spence. So dun pa lang mga idol ay alam na natin ang posibleng mangyari kapag umabot sa desisyon ng mga judges ang laban. Ang tanging paraan lang upang matiyak natin na makukuha talaga ni Pacquiao ang panalo ay kapag magawa niyang ma-knockout si Spence. Nang sa ganon ay hindi na malalagay pa sa kamay ng ibang tao ang desisyon at resulta ng laban. Ngunit hindi din madaling makuha ang knockout win kontra kay Spence kasi masyado din itong malaki. Ganun pa man ay pwede pa din naman manalo si Pacquiao kay Spence kahit decision. Ngunit kailangan niya pa din makascore ng knockdown. O kaya naman kahit hindi niya mapabagsak, ngunit magawa niya yung mga ginawa niya kay Antonio Margarito at Brandon Rios. Kasi kung hindi ay malabo talagang ibigay sa kanya ang panalo. Kung matatandaan natin sa laban niya kay Keith Thurman, ay pinabagsak niya na ito sa round 1, pinatakbo sa round 10, at maliwanag na naging dominante siya sa buong laban. Subalit split decision lang ang nakuha niyang panalo, kasi may isang judge pa din na ibinigay ang panalo kay Thurman. Alam din ng PBC na kapag nanalo si Pacquiao ay wala na silang mapapala dito kasi tapos na ang kontrata nila. Bukod dyan ay mawawala din ang mga potensyal na malalaking salapi na papasok sa kanila kapag natalo si Spence. Kasi talagang babagsak ang market value ni Spence kagaya kay Adrian Broner at Keith Thurman. Ito po ay tanging opinion ko lamang dahil yun ang napapansin ko na nagiging kalakaran sa boxing, isang malaking negosyo. Lalo pat siguradong puputok ang pangalan ni Spence pag sa kanya naibigay ang panalo kasi tinalo niya ang isang legend at 8 division champion na si Manny Pacquiao. Kaya naman para masira ang mga ganitong setup at plano, ay dapat huwag iasa sa mga judges ang desisyon at hanggat sa makakaya ay dapat knockout ang gawin ng ating pambansang kamao o isang matinding boxing lesson at one-sided fight. Kasalukuyan ding nakapirma si Pacquiao sa Paradigm Sports Management ni Odi Atar, kung saan nakapirma din dito ang UFC superstar na si Conor McGregor. Ang sports management na ito ang posibleng huling makikinabang kay Pacquiao para sa kanyang huling laban bago magretiro o kaya naman bago tumakbo ng pagka-presidente. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.